Good morning sa inyong lahat dyan! What's up, Air Nation? Kamusta kayong lahat dyan? Ako nga pala si Mac Kelly ang vlog ngayon for today. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, man, please do like, share, and subscribe, guys. No, ngayon na. Huwag nyo nang antay na bumunta pa ako dyan para pindutin ko yung subscribe button sa phone nyo. At ayun na, ang video na to ay tungkol sa presyo ng mga hand feed na mga ibon, guys. No, dahil lumalawak na nga ang nag-aalaga ng ibon, ang dami na nag-free flight, ang dami na nag-bumibili ng ibon, kailangan na natin gumawa ng price list, no? Price list ng mga ibon for 2021 body. So itong presyo na ibibigay ko sa inyo ay hindi for everybody. Pwede siya magbago after 6 months, pwede siya magbago after a year. Parang siya body. At itong presyo na to ay galing sa mga breeder, galing sa mga farm, galing sa mga resellers, buddy. Pati resellers, sinama ko na para syempre, maging ano kayo, tawag dito, para alam nyo na kung gaano yung pera na ihahanda nyo, buddy. So, shoutout na lang sa lahat ng mga tumulong sa akin, especially kay Sean Marlu, Sir Jamil, Shanti Viray, Tony David, Oblasit Nom. Basta guys, tawag dito. Kung kanino-kanino na ako tumanong, sa mga hindi ko din kilala, nagtanong na rin ako. Kasi, wala eh, pakapalan na lang ng mukha para malaman natin yung price ng mga ibon, no? Depende pa rin siya sa seller, okay? Para malinis tayo, buddy. Wala tayong issue, depende siya sa seller. So, magsisimula na tayo sa Alds 1 na hand feed. Umabot sila ng 400 to 700 pesos, depende sa mutation. Alds 2 naman, yung si Ali, ay umaabot ng 800 to 1.5k na hand feed, guys. Hindi ko alam kung may nag-out pa ng 400 pesos na hand feed, pero alam ko meron pang nag-out ng mga 500 pesos ata, no? Depende na rin pala sa location, no, yung price ng mga ibon. Kasi minsan, kapag nakatira ka sa NCR, mas mahal daw doon. Kapag nasa Pampanga ka, mas mura daw doon. Kapag nasa Bicol ka, sobrang mura doon, buddy. Pero since sobrang dami na nag-iibon, nag-iiba na rin ang presyo ng ibang location, no? Depende na rin siya sa mutation, kasi meron din umabot ng 40,000 or 30,000 o mahigit pa, buddy, dahil sa mutation nila. Yung tulad ng mga red factors or yung mga halimaw lines, buddy. Yun talaga yung mga umabot ng woo! Ang badge naman ay yung local ay umabot ng 700 to 1,000. Ang English badge naman ay umabot ng 1,200 to 1,500 badge na hand feed. Ang parrot net naman na green ay 2,000 pesos na hand feed. Yung blue naman ay 3,000 my out at pataas pa. Ang kakatil naman, badge, kung saan tayo nagsimula, no? Last year, guys, nakakuha pa ako ng 850 pesos badge. Nakakatil na hand feed. Ngayon, guys, umabot na siya ng 1,000 to 1,500. Pero ang alam ko, ang standard price na ng mga common mutations ay 1,200 body. At minsan umabot sila ng 3,000 pataas din, guys. Depende sa mutation, no? Meron kasi yung mga emerald, yung mga silver, at chuchu, no? Next naman sa mga green chick conure, yung standard nun, yung green chick conure standard ay presyong 4,000 to 6,000. Ang GCC na cinnamon naman ay 5,000 to 7,000. Ang GCC na yellow-sided ay 4,000 to 6,000. Ang GCC na pineapple ay 6,000 to 8,000. Ang GCC na Turk, na yung Turk conure, Turkus conure, yung alaga ko na si Rain, ay 13,000 to 15,000. Ang GCC na cinnamon Turk naman ay 16,000 pataas pa, body. Ang rosy fronted conure ay 8,000. Ayan, ang crimson bellied conure naman ay 16,000 to 18,000. Ang natutunan ko dito sa crimson bellied conure ay mahirap daw sila i-breed, body. So ayun na nga, sinasabihan ko lang para sa mga gusto mag-breed dyan ng mga ibon. Ang sunseed conure naman, grabe to, napakamahal. 20,000 ang hand feed nito, 20,000 pataas pa, body. Kasi napakabihira pa nila, no? Ang mooncheek naman ay wala pa nag-out. So, ang sun conure naman ay 8,000 to 12,000, body. Ang standard niyan ay 10,000, body, no? Sun conure standard nila ay 10,000. Depende na rin sa breeder, no? Depende na rin kung with papers or wala. Okay, so ang sun conure red factor naman ay 35,000 to 40,000. Sobrang mahal, body, pero napakalupit niya. Jendai conure naman ay 8,000 to 10,000. Meron din red factor na Jendai, kaso hindi ko na natanong. Saint Conure Thomas naman ay 12,000. Ang Golden Conure naman ay 200,000. 2 to 50,000, body. Grabe, body. Sobrang mahal, body. Indian Ringneck naman na green ay 6,000. IRN na Lutino ay 8,000 to 12,000.
Ang RRN Blue ay 8K to 12K. Ang Indian Ringneck na Albino ay 10K to 15K. Ang Indian Ringneck na Gray ay 8K to 12K. Ang IRN na Violet ay 60K to 70K. Guys, depende siya sa ano, sa seller. Okay? Meron akong kilalang may-ari ng Indian Ringneck na Vio. Pair ang nasa kanya. Grabe guys, sabi niya 200K daw yon. Guys, 200K daw ang bili niya doon. Pair, at hindi ko sure kung matured ang bili niya or young pa lang. Kasi ibang presyo ng young at ang matured guys, no? Pero ang sigurado ako doon, 200K daw ang pair Indian Ringneck niya body. Alexandrine na green naman ay 23K to 26K. Meron Alexandrine yung tropa natin, kaya sigurado ako sa price. Ang lorikeet naman ng Ebon guys, no, isa sa pinakamalupit din na Ebon, no. Yung lorikeet na red and blue ay 8K to 12K. Ang chattering naman ay 10K to 15K. Ang rainbow naman ay 8K to 10K. So ayan guys, napakalupit nila kasi nakakatakot nga lang sila. Ang Amazon Parrot naman, isa sa pinakagusto ko din na Ebon dahil sa sobrang galing nila magsalita, ay yung orange wing na Amazon Parrot ay 50 to 60K. Ang yellow headed naman ay 60 to 80K. At double yellow headed naman, grabe men, presyong golden conure din siya, 200 to 250K body. Grabe, sobrang mahal nitong Ebon body. No, hanggang tingin na lang tayo dyan guys, hanggang tingin na lang tayo. Ang Eclectus Parrot naman ay umaabot ng 20K na ungender. Kapag ungender guys, yung si Kiwi, ano siya guys, 20K lang siya. Kasi ungender siya. Kapag with, ano na, kapag sure na kayo, pag sure na yung farm sa kanilang gender, mas mahal sila guys, no? 25K ang male na Vosmery. Ang female naman ay 28K body, no? So, ang Vosmery guys, ang presyo na binigay ko sa inyo, yung, ano, yung may yellow sa buntot body, yung Vosmery. Tapos yung mga red-sided naman ay mas mura sila kaysa sa mga Vosmery. Ang African Grey naman ay 35K to 45K. Ang Umbrella Kakato naman ay 50K to 60K. Guys, ito yung napakagaling din magsalita. Sulfur Kakato naman ay 50K to 65K. Sobrang ganda niyan dahil yung yellow sa ano niya, sa book niya dito sa taas, napakalupit. Ang Gala Kakato naman body, napakaganda din, 80 to 100K. Ang Major Mitchell's Kakato body, sobrang mahal, 200 to 300K body. Hanggang tingin na lang tayo sa Mitchells, no? Grabe men, hindi ko alam kung tama yung pronunciation ko, pero ayun na nga, 200 to 300K body. Sobrang mahal, mas lalo na tong ano, pangkakato body. Napakalupit yan body. Tapos nawala, no? Meron nawala na ano, pangkakato last year. Gumala siya sa mall. Hindi ko alam kung nabalik siya sa may-ari, pero nagtrending yan sa mga nag-iibon, no? Dahil palm kakado yan, nagpa-presyo ng 250K to 350K body, no? Sobrang mahal yan body, no? Ang Hans Macaw naman ay 30K to 40K. Yan guys, sobrang cute niyan. Gusto ko din ng ganyan. Ang Silver Macaw naman ay 50K to 60K. Tapos next naman yung pangarap natin, Blue and Gold Macaw. Isa sa pinakamalambing na Macaw ay 90K to 120K body, no? Meron regular at meron din Goliath. Mas mura yung mga regular kaysa sa Goliath dahil yung Goliath ay napakahaba yung ano, napakahaba nila at mas malalaking ibon sila at mas bright ang kanilang feathers body, no? So yan, syempre research yun tayo kapag may time. Ang Catalina Macaw naman, no, na umaabot ng 140 to 170K body, no? So ayun guys, isa din sa pinakagusto ko dahil napakabihira yan at hybrid sila guys, hybrid. Pinag-mix yung blue and gold at yung scarlet Macaw. Ayan, kalabasan ay Catalina Macaw bodies. Napakalupit body. Next naman ay yung green wing Macaw. Yan, sa yan body sa pinakagusto ko. Second largest Macaw body, no? 200K to 300K body. Sana may nag-out pa ng 200K, no? So ang next naman ay yung scarlet Macaw. Ay umabot ng 280K. to 350K body, no? Grabe yan. Next naman ay yung largest Macaw guys, which is yung Hyacinth Macaw. Bigyan ko kayo ng 5 seconds para hula ng presyo niyan. So ayan guys, nakaisip niyo na ba? Ha? So ang presyo niyan ay 180, oh my god, huwag kayong aaso sa 180K na Hyacinth Macaw. Hindi totoo yun. Ang presyo nila ay 780K to 1 million.
Sakit ba sa ulo? Sakit ba? Diba? Tapos na wala. Oh my god. Wag na kayong umalis sa tabi niyan, buddy. Kasi, woo! 1 million na ibon. Oh my god. Gusto ko din kasi malaman yung price talaga nila, kaya nagtiyaga din ako magtanong-tanong sa mga presyo ng mga hand-feed na ibon. So yun guys, madami pang iba't ibang ibon dyan na hindi natin na-tackle, no? Tulad ng mga Dracula, tulad ng mga Kaik, Kaiki ba, Kaik? Dito na magtatapos yung video. At kapag hindi pa ka na mag-subscribe, anong ginagawa nyo? Ha? Libre na yan, buddy. Hindi ka pa mag-subscribe, buddy. Oh my god, what are you doing, man? Click the subscribe button ngayon na! Ha? Sayang guys, peace, love you all, bye-bye.